Hello mga ka-farm. Today, pang 3 days na po namin sa pag-aayos ng mga net. So, ayun si Papa nung first day nung Sunday, talagang natapos niya po lahat dito. Tinapos niya munang ibalik yung net bago niya binalikan yung kanyang boat. So, ayun, nagapas na po niya yung mga damo, guys. Pero yung itong area na to, hindi pa po niya tapos. So, yung nilinis muna niya, itong area na to kasi dyan po niya ibabalik yung kubo ng mga manok. Andyan na din po yung ibang manok niya, binalik niya na rin. Kaya tignan nyo po, yung mga may tendency kasi na yung mga aso na gala, yun yung mga kumakain ng mga ano, ng mga chicks, yung mga breeding ni Papa. Kasi dati po talaga biglaan na lang naubos yung mga sis sa yun ng isang araw, isang gabi lang naubos lahat. So ito na po yung itsura ng farm, guys. Ayan na, may mga net na po. Yung iba temporary kasi may mga ayusin pa si Papa, pero naiangat na po namin. Tatlong araw po namin inaangat yung net. So andito na po yung pigs. Si Kulit po, ayan na siya, masaya po siya sa kanyang pig pen. Nasa presidential suite po si ano, si Kulit. Yan yung pig pen niya. So hindi po siya mahirap pala palagaan kasi kusa siyang pumunta dito. Wala siyang kahirap-hirap. Tapos yung iba si Totot, binalik ko po si Totot. Dito po si Totot nung una. Binalik ko po siya kasi hindi siya pwedeng walang kasama. So ayan na lang, ito na lang yung nilabas ko. Nilipat ko si Totot na may kasama siya para wag naman siyang mangayat. Ayaw ko siyang mamayat. Nandito na yung mga pigs, guys. Ayun sila, oh. Tapos nandito yung net. Konting ayos na lang. So, ayun po si Totot, mga ka-farm. Kanina po kasi tinawag ako nila kasi may delivery po ako ng feeds. So, ayan. Talagang pagka sila, may kasama siya, tahimik na siya, wala siyang problema. Relax na lang siya. So, yung advantage po pagka nasegregate mo po yung mga pigs, ayan. Pagka ano, talagang tahimik lang sila. After nila kakain, matutulog. Kaya hindi na sila yung laro ng laro. Na ano na yung time nila para mag-gain ng weight. Hindi na po yung puro sila laro. Kasi habang naglalaro po, nagbo-burn yung fats. Kaya hindi po sila magigain ng weight. Kagaganyan po, ayan o. Oh. Hihiga lang sila, matutulog pagkakain. Okay lang sana kung si Kulit yung maglaro-laro. Kasi ito, hindi siya dapat magiging ano, hindi siya pwedeng tumaba. Ayan po si Kulit o. Oh. Masaya siya dito sa pig pen niya eh. Ang dami yung kagat sa lamok. Ang dami pong lamok dito sa gabi. Hinay, mahinay. So, ayan na po. Ayan yung mga pigs. Ayan, sarap ng buhay nila. Ayan, hihilata pagka ano. Maghihilata. Ayan sila dyan. So, ayan. Pura buyag. Ayan, malalaki na. Konti na lang. 1 month na lang, guys. Mga ka-farm, ano na, magha-harvest na si Tisay. So, nag-start na po ako mag-take ng orders para sa, ano, para sa fiesta ng San Roque. Hello, ma! Siya, bumalik na yung gana niya. Binigyan ko siya ng vitamins. So, i-observe na muna siya. Sabi ko kahapon kasi hindi na siya pwede magiging saw kasi masyado siyang pihikan. Yun pala may namamaga sa feet niya, sa back foot niya dito. May namamaga po. Siguro nung pagbaba niya, natusok siya ng something dun sa hindi siya sanay sa labas. So, ayan na po. Ito na po yung farm. Ayan, lahat ng net nagkadugtong na po. So, ayun. Kahit pa paano, hindi na talaga basta-basta nakapasok na yung mga chickens. Pero, kailangan pa i-observe kasi may nakapasok pa rin. So, it means may nadadaanan silang butas. So, ayun. Ito yung maganda pagkaano, nasegregate mo na yung mga pigs. Alam nyo guys, napaka-grateful ko nung isang gabi na nagsiga ako dito. Parang ang sarap sa pakiramdam eh. Nung tinatanaw ko yung pig pen, puno na siya. So, napaka-grateful ko kay God. Kasi bumagsak kami ng audit. December 16, bumagsak kami ng audit. Tapos, after ng audit, nakapag-recover, nakapag-ayos kami dito. Ayun. Tinamaan na naman kami ng ESF. Tapos, may mga reports pa. May scare kasi sabi, ibibenta na lang yung mga pigs kasi papatayin lang din naman sila. So, napakasakit yun sa akin. Tapos, later on ito na, napaka-grateful ko kay God. Kasi ito na yung blessings niya sa akin. Ayan na yung mga pigs. Puno na naman ulit yung farm. It takes time ulit para magkaroon ng mga piglets dito. Pero, at least napaka-grateful ko kasi ang daming blessing ni God. Yung hindi niya talaga ako pinabayaan. Talagang binigyan niya ako ng way para makapag-recover. Noong time na hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Ito pa pala yun eh. May plano pa sa akin si God. Minsan talaga wag na lang siyang questionin. Kasi noong dati, noong audit, tinatanong ko kung paano kami. Ito pa naman, may mga pagkain pa kami. Nakakapag-harvest kami ng aming produkto. Meron naman kaming 3 boat na puprovide lahat ng kailangan namin. May pinapadalang angel si God para tumulong sa akin. So, by the way, let me thank you, James Clark,
for being always there for us. Thank you so much for everything, for all the help, for all the love that you give to the pigs, especially to Donna, Arya, and Nikki, for the love, for Ash, and for everyone, for the way you care for the dogs and the cats. Thank you so much. Thank you for taking care of my family. Thank you for providing us financially. Thank you. Thank you so much for everything. The boat, it's about to finish already. We're now in the second coating of the paint. So we're going to, Papa will take it down soon to the beach. So thank you so much. And then thank you for the love and everything, for all the support. Because you know guys, feeds, vitamins, fruits, every veterinary products that I need for the farm, there's always James Clark who will say, yeah, get it done, get it, chop chop chili dog, ayun yung term namin, para lang talagang, ah, ito na yung farm, ito na yung product ng paghihirap at sacrificio namin, all the sacrifices that and the trials that we've been through, here we are, ayan na, ito na yung result ng lahat ng hirap at sama ng loob na dinanas namin dati. Alam mo yung kahit binabackstab kami ng maraming tao, ayan, lumalaban si Tisay, guys. Lumalaban yung Tisay Farm. Honey, I'm not a selfish person. I'm not going to take credit of all of this. Look at this family here. You all, it's all because we are standing still today. After the devastation, we are strong. We're in good position because there's someone like you who will always there to support us. So we're so grateful. Look at those pigs. Without you, they're not like that. Without your love and support, we're not like this here. Look at this farm. How many times we make the reapers. Not just an ordinary reapers. We make a lot of major reapers. Look at that pig pen there. It's just a dream for me. It's just in my imagination. But you make this one as a reality. You lead me to become the architect. And then you help me to bring people to make this one come true. So, itong pig pen na to guys, napakalaking gastos niyan. Yung reaper pa lang dito, sobrang laki. Ilang beses kami nakapag-reaper dito. Ilang beses ba kami gumastos. So, napaka-grateful ko po. So, ayun na. Ito na yung itsura ng farm ni Tisay guys. Ayan na po. Hindi naman po, nakapangalan lang sa akin. Pero hindi naman talaga tinitake credit ko to sa akin sarili. Kasi nagpapasalamat ako sa parents ko na laging nandiyan. Yung papa ko na lagi talaga pag may mga kailangan gawin, siya talaga yung kumagawa. Kasi hindi naman kayang gawin ng mga bata yung mga, ano yung heavy works. So, ayun na po. So, napaka-grateful ko po. Ito na po yung farm ni Tisay, guys. Ayan yung chicken farms. Ayan yung chicken farm. Malapit na rin bumangon yan. Tinatapos lang ni Papa yung kanyang boat. Gagawin na naman ulit yan dyan. So, mag-start na naman ang breeding. Pwede na naman kaming magtanim kung ano man yung kailangan naming itanim. So, babalik na naman kami sa dati. Unti-unti na kami babangon. So, ayun. Let me say thank you also to each one of you na laging tumutulong at sumusuporta sa mga ginagawa ko dito sa Tisay Farm Vlog. So, ayun mga ka-farm. I would like to say thank you to each one of you na talagang laging nandiyan at sumusuporta sa aking Tisay Farm Vlog. Thank you to each one of you guys. Thank you for the love and support at saka sa patience niyo po at saka sa guidance na rin. So, thank you so much. Sa team ni Ma'am Shailene, thank you so much sa inyo. Hindi ko na po kayo isa-isahin para wag na po humaba. Basta maraming salamat po. Nakikita ko po, nararamdaman ko po yung support at pagmamahal niyo po, Ma'am Shailene. Thank you so much sa bawat isa po sa inyo. God bless po sa aking team Barako, sa aking team support. Maraming salamat ng sa lahat sa inyo po. Especially po, maraming salamat po sa aking mga kaibigan, sa aking family. Yung sa mga kaibigan ko na alam mo, hindi man nila sinasabi, wala man silang iniwan ng bakas. Nagsasabi na, dahil pinapanood ko yung video mo, napaka-grateful ko po kasi wala po dito yung Tisay Farm Vlog, guys. Kung di po dahil sa inyo, kung wala pong nanonood sa aking video, hindi po ako every week yung progress po talagang napakaganda po ng progress ng Tisay Farm Vlog kasi nandun po kayo para sumuporta sa aking team Yao Yao, mga sisikoy. Thank you so much po. Maraming salamat sa kabutihan at saka sa tulong niyo po. Talagang hindi kami nagkamaling sumama sa inyong team. Napaka-grateful po namin. Tama po yung sinasabi ni Kuya Darcy. Napakasaya po. Talagang sa YouTube po, kailangan mo lang talaga ng positive outlook sa buhay para po talagang i-enjoy mo lang siya. So, masaya po ako dito sa ginagawa ko. Napaka-grateful ko po sa mga taong nakilala ko dito sa YouTube. So, thank you so much everyone. I appreciate all of you who always support my channel. I'm so grateful. I'm so thankful to God sa lahat ng meron ako sa buhay ko ngayon. To everyone na naging blessing sa aking buhay, thank you so much. To James Clark, honey,
Thank you so much and I love you. Look at the children's here. Look at the kids. They are doing fine because of you. So, thank you so much. This Abarico family here, Totot is not happy without Uncle Jem. So, we're so grateful of you. Thank you for being my guidance, my support. You are the one who always encourage me. You are the one who always believe in me. So, I'm so grateful. I'm so thankful of you. I thank God because I meet someone like you. So, I hope you know that I'm not that kind of person. I'm just very simple, napaka-ordinary person po ni Tisay, guys. Talagang kung lahat ng paraan na makatipid, talagang yun ang ginagawa ko. Napaka-ganun po ako, napaka-simple lang po ng lifestyle ko, guys. So, yun. Ang dami ko na pong yoyo, pasensya na po kayo. So, thank you so much. Have a nice day. I hope you enjoy watching my video. Ito na po yung farm ni Tisay, guys. Ayan, ganyan lang ka-humble ang farm namin. Ganyan lang ka-humble yung life ni Tisay. So, napaka-grateful ko kasi nagiging blessing kayo sa aking buhay. Thank you so much. Have a nice day and God bless. See you again to my upcoming vlogs, to my next vlogs. Thank you. I love you all. God bless.